Para makapasok ka bilang OFW dito sa Greece, kailangan direct hired ka. Walang mga agency pwedeng pasukan dito. So, paano po ba yung proseso ng direct hiring? Yan po ang tatalakayin natin sa araw na ito. Kung bago pa lang po kayo sa channel na ito, pwede po mag-subscribe na rin po kayo para supportahan po ang channel ko. Paki-hit na rin po ang inyong mga notification bell para maging updated po kayo sa mga video pa na i-upload ko. At hinihingi ko na rin po ang inyong time na mag-comment, ibigay ang inyong opinion. At kung may mga hindi pa po ako mababanggit sa video na to, please don't forget to leave a comment, lalong-lalo na doon sa mga kababayan natin na nandito na para makatulong po tayo sa mga baguhang palan. So kagaya nga po nung sinabi ko sa inyo kanina, ang tatalakayin po natin ngayong araw na to ay ang proseso ng direct hiring dito sa Greece. Ano po? Pero dahil po mahaba-haba itong topic na to, gusto ko po siyang hatiin sa tatlong part para po mas may paliwanag ko sa inyo ng maayos. Ano? Uunahin po natin ngayon ay yung kung ano po yung mga kailangan ng mga magiging employer ninyo dito sa Greece. Kung ano po yung mga papeles na kailangan i-provide nila para ma-qualified sila or para makuha kayo dyan sa Pilipinas. So sa second part po, ang tatalakayin po natin ay yung ano naman po yung mga papeles na kakailanganin nyo sa Pilipinas para makakuha kayo ng visa of entry papunta naman dito sa Greece. At yung pangatlong topic po na tatalakayin natin ay pag nandirito na kayo sa Pilipinas, paano naman po ang proseso or ano po mga papeles na kakailanganin nyo para makakuha kayo ng residence permit tsaka ng inyong working permit. Yan po ang magiging topic ng video series na ito. So, unahin na po natin ngayon yung kung ano po yung kailangan ng mga employer. So, bago sila makapag-hire ng isang Pilipino sa Pilipinas, so, kailangan po nilang i-prove sa Greek government na talagang mahigpit po ang pangangailangan nila, wala silang makuhang tao para sa certain position na hinahanakay na kailangan nila. Madalas po sa mga business business firms dito, nag-a-advertise po sila, kailangan nila mag-provide ng isang document or sa gobyerno i-present nila na ito, dalawang linggo na ako naghahanap ng or dalawang buwan na ako naghahanap ng tao pero wala akong makuha. So kailangan ko ng kumuha ng tao sa ibang bansa or sa Pilipinas. Kasi po ang iniiwasan po ng gobyerno dito ay yung magkaroon ng malaking percentage of unemployment sa Greece. Kaya po inihigpitan nila ang pagkuha ng tao sa ibang bansa. So hangga't maaari, ang gusto ng gobyerno ay ma-employed yung mga nandirito na sa Greece, yung mapa-foreigner man 'yan or mapa-Greek man sila, no? 'Yun ang pina-prioritize nila. Pag wala na talaga yung mga business firms, wala na sila makuha dito, o yung mga amo wala na talaga makuha dito, saka pa sila ia-allowed na mag-hire sa ibang bansa. Kaya kailangan talaga makapag-provide sila ng documents na to to prove na wala silang makitang tao dito sa Greece. Ano po? Ang second na kailangan i-provide nila ay yung kanilang yearly income statement, no? Tsaka yung kanilang tax declaration. Kasi diyan makikita lahat ng mga ari-arian nila, kung ano yung financial capacity nila at kung kaya ba nila na bayaran yung mga magiging obligasyon nila kung halimbawang mag-hire sila ng tao sa Pilipinas. Kailangan meron silang minimum income na ma-meet. Hindi ko lang po alam kung magkano yung minimum income na yan, ano, para ma-qualify sila to hire somebody sa ibang bansa. Ano po, kasi malaki ang obligasyon nila pagka nakumuha sila ng tao sa Pilipinas, malaki ang obligasyon nila sa gobyerno. Kaya gusto ng gobyerno sigurado na mayroon silang capacity na bayaran ang kanilang mga obligasyon sa inyo at sa gobyerno. Kasama na po dyan ang inyong mga sweldo, kasama na ang inyong SSS contribution, kung yung pagkain ninyo po ay yung mga
itutuluyan nyo rito o yung bahay ninyo. Depende po yan sa inyong kontrata ng, o sa inyong usapan ng inyong magiging amo. Ayun po, kasi ang gobyerno po dito, ang gusto nila ay secured ang kanilang mga workers. Ano po, kaya hindi po talaga madali ang makakita ng employer na willing maging sponsor ninyo sa Pilipinas. Kaya ganun po kahirap ang pagpasok dito. Kaya ina-advise ko po doon sa mga nakahanap na ng employer or mayroong mga willing na mag-sponsor sa inyo or willing na kunin kayo sa Pilipinas, pahalagahan nyo po, mahalin nyo po sila dahil malaki pong sakripisyo para sa kanila ang kunin kayo sa Pilipinas at bigyan kayo ng pagkakataong makapunta rito sa Greece. Ano po? At ang pangatlong, alam kong maaaring kailanganin pero hindi ako sigurado, ay yung monetary deposit. Ano po? Humihingi po ang gobyerno ng a certain amount sa mga amo parang guarantee, ganon, monetary deposit. Kasi if in case nga naman na kayo kunin kayo sa Pilipinas tapos hindi sila magbabayad sa inyo at hindi nila mabayaran yung mga contribution nila sa gobyerno, at least meron silang certain amount na makukuha para tustusan or mabayaran yung mga obligasyon nila. Yun po yung pinaka kailangan. So, kailangan din po nila siyempre mag-provide ng kanilang mga, yun nga siya tawag sa tax declaration nila, tsaka yung mga personal identification numbers nila, katulad po ng national identification number, yung kanilang social security insurance number, at yung kanilang tax account numbers. At syempre, kailangan din nila magbigay ng kanilang application. Syempre, mag-fill up ng mga application forms yan doon sa immigration. Kailangan masigurado nila lahat na okay. So, pagka okay na, binigyan na sila ng go signal na okay, pwede ka nang kumuha ng tao sa Pilipinas. So, saka kayo padadalhan ngayon ng invitation na ina-hire nga kayo, lalagyan na dun yung contract ninyo, kung magkano yung sweldo ninyo, kung ilang araw kayo magtatrabaho, kung ilang oras sa isang araw kayo magtatrabaho, kung ano yung magiging sweldo ninyo, magkano, kung libre ba, kung sino ba magpo-provide ng bahay, ng pagkain ninyo, yun, dapat yun, i-clarify nyo lahat para maliwanag. Pagdating dito, wala kayong problema. Ipapadala nga yung invitation, mga papeles na to, ipapadala sa inyo, by mail. Hindi ko lang alam kung idadaan nila sa Greek Embassy, pero ito papadala to sa inyo para may proof kayo na talagang hinahire nga kayo or gusto kayong i-hire ng isang employer dito. And then kayo naman po pupunta sa Greek Embassy to present na itong mga documents na to ay legal. I-verify din nila ito dito sa Greece. I-verify nila lahat yung mga papers na papakita ninyo doon at masigurado nilang legal lahat ng mga papeles na ipinadala sa inyo. Yun po yung proseso dito sa Greece. Ano po? Doon po sa mga nandirito na, hinihingi ko po ang inyong konting oras. Maglaan po kayo ng konting oras na ilagay sa comment sa ibaba kung ano po yung mga papeles na hindi ko nabanggit regarding sa employer po, kung ano po yung mga papers na kakailanganin nila. Maaaring may nakaligtaan pa ako, no? Pero yun po ang alam kong mga papeles na kakailanganin. So, yan po. Abangan nyo po yung susunod na video natin about dun po naman sa mga papeles na kakailanganin ninyo bilang worker para makakuha ng visa of entry dito sa Greece, papunta dito. Pagka nakakuha na kayo ng employer or nakakita na kayo ng employer kung ano yung mga kailanganin nyo sa Pilipinas, yan po ang tatalakayan natin sa susunod nating video. Ito pong muli, nagpapaalam si Rafaelo mula sa Greece.